أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat at ngayong araw po ay ipagpapatuloy natin ang kwento kay Propeta Musa alayhis salam, Propeta Moses alayhis salam, na kung saan dahil sa pangyayari na kanyang kinakatakutan, napatayin siya ng mga Kipti dahil sa pagtulong niya doon sa tinatawag na mga angkan ng Banu Israel. At yung tao na ito ay sinabi niya na gagawin mo ba yung ginawa mo kahapon doon sa pagpatay mo sa Kipti? Ang ginawa mo sa kanya ay gagawin mo sa akin? At dahil dito nagtipon-tipon ang mga pinuno ng mga tinatawag na mga Kipti at dumating ang isang lalaki na narinig niya o yung nakita niya, narinig niya ang kanilang pinag-usapan, ang balak nila kay Propeta Musa alayhis salam. Kaya siya ay pumunta kay Propeta Musa alayhis salam at sinabi niya na ikaw ay lumabas na sa Egypt dahil tunay na sila ay nagtitipon-tipon para ikaw ay kanilang patayin. At sa suratul Qasas sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. At siya ay lumabas mula sa Egypt at siya ay natatakot na baka may makakita sa kanya o maabutan siya at patayin siya ng mga pinuno ng mga Kipti. At dito, sa suratul Qasas, basahin natin yung aya na pagpapatuloy kung saan ito yung pangalawang yugto ng buhay ni Propeta Musa alayhis salam nung siya ipinanganak hanggang sa siya ay nagbinata sa pamamahay ni Firaun. At dahil dito, lumabas siya sa Egypt at siya ay pumunta sa tinatawag na patungo siya sa Madian. Ang Madian ay ito ay sa panahon ngayon ay ito yung sa Jordan, yung Urdun sa Arabic, sa Jordan sa English. Na ito yung lugar kung saan isinugo si Propeta Shu'aib alayhis salam na mga tao sa panahon ni Shu'aib alayhis salam ay sumasamba sa mga ribulto at sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, sinabi ng Allah sa mga Quran, basahin natin yung aya. Rabbi najini minal qawmi al-zalimin. Walamma tawajhat ilqa'a madiyana qala asa rabbi ay yahdiyani sawa as-sabil. Dito sinabi niya na nanalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas siya mula sa mga nasyon na sila ay mapagmalabis. So dito, unang aral na makukuha natin ay yung panalangin palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga masasamang mga nilikha. Tulad nito, siya ay nanalangin na maligtas sa mga tao na ito na mga zalimin. Okay, mapagmalabis itong mga tao na ito. Walang matawadjahat ilka amadiyan na kala asa rabbi ay yahdiyani sa wasabil. At nung siya ay pumunta na sa tinatawag na patungo sa Madian, at malapit lang po yan sa Egypt boundary pagkatapos ay Jordan. Sinabi dito, kala asa Rabbi, ako ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay kanyang gabayan sa aking pupuntahan na lugar na ito. Sinabi ng Allah, walamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imraataini tadudani kala ma khatbukuma kalata la tasqi hatta yusdira ar-ri'a' wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahuma thumma tawalla ila ad-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. So dito po sa aya na ito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagpapaliwanag na noong si Propeta Musa alayhis salam ay nakapasok niya sa tinatawag na Madian ay nakita niya ay yung waradama amadyan ay isang balon, isang tubig na kung saan umiigib dito ang ummah, maraming mga tao. So napakaraming mga kalalakihan na dala nila ang kanilang tinatawag na mga hayop, mga kamelyo, mga kambing, ano ito, mga hayop nila na sila ay umiigib doon sa balon na yun at pinapainom nila yung tinatawag na kanilang mga alagang hayop. Sinabi dito, nakita ni Propeta Musa alayhis salam ang dalawang babae.
na sila ay tinatawag na, pinipigilan pa nila yung kanilang mga alaga, mga kambing doon sa gilid. Hindi sila nakakapasok doon, hindi sila kasabay doon sa mga kalalakihan o grupo ng mga tao na sila ay umiigib doon sa balon at kumukuha ng tubig para painumin ang kanilang mga hayop. So sila ay tinatawag na naghihintay. Sabi, tinanong sila ni Musa alayhis salam, makatbukuma, ano yung problema niyo? Ano yung suliran ninyo? Bakit kayo nandito sa gilid? Hindi niyo pinapainom yung inyong mga alaga. Sinabi nila na qalatalat la nasqi hatta yusdir ri'a. Hindi kami pinapahintulutan na sumabay sa tinatawag na mga kalalakihan. Kami ay pinagbawalan. At ganoon din na pagkatapos nilang lahat, yung mga kalakihan na yun, grupo na ito, mga grupo na sila ay pinapainom nila ang kanilang mga hayop, pagkatapos nila ay saka kami pwedeng pumunta at yung mga tira-tirang mga tubig nila ay doon sila kumukuha para painumin itong tinatawag na kanilang mga alaga. Sa ibang mga kwento, mga riwaya ay nabanggit na ang mga kalalakihan dito ay nilalagyan nila ng napakalaking bato, itong tinatawag na balon. Kaya ang nangyayari sa dalawang babae na ito, kasama nila ang kanilang tinatawag na mga alaga, ay doon na lang sila sa kumukuha ng tubig sa mga tira-tira doon sa tinatawag na tabi ng balon. Okay. At dahil dito sinabi nila kay Musa alayhis salam, at sinabi nila na hindi pa nagtanong si Propeta Musa alayhis salam, sila ay nagbanggit na wa abuna Sheikhun Kabir. At dahil kaya kami ganyan yung nangyari sa amin, dahil ang tatay namin ay Sheikhun Kabir, ay matanda na. Ang tatay namin ay matanda na. Kaya hindi kami makaigib ng tinatawag na para sa aming mga alaga, dahil ang tatay namin hindi niya kami matulungan dahil siya ay matanda na. At si Musa alayhis salam, dahil siya isang tinatawag na mabuting tao, siya isang propeta, nung narinig niya ang pangangailangan ng dalawang babae na ito, ay sinabi ng Allah, فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّي إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ فَسَقَى لَهُمَا. Ibig sabihin ay tinulungan sila ni Propeta Musa alayhis salam nang walang kapalit. Alam niya na ang kanilang tatay ay tinatawag na matanda. At napakalakas ni Propeta Musa alayhis salam, tinanggal niya yung tinatawag na bato at siya ay nag-igip, pinaigip niya itong pangangailangan ng kanilang mga alaga, itong dalawang babae na ito. At pagkatapos nung siya ay umigip, ay umalis siya sa kanila, lumayo siya ng kaunti, at siya ay tinatawag na sumilong sa isang puno, at siya ay nanatili doon. At kanyang sinabi, siya ay nagdua, قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Siya ay humihingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tinatawag na kahit anumang meron ako ay tinatawag na kailangan ko ang tulong mo, na tulong mo ya Allah. So siya ay humingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala, at narinig, ayon sa ibang mga kwento, mga riwaya, ay narinig ng dalawang babaeng ito yung dua ni Propeta Musa alayhis salam, na sinasabi niya na siya ay humihingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay nangangailangan. At sa ibang mga riwaya na banggit nila na ang kinakain na lang ni Propeta Musa alayhis salam ay mga dahon, dahil siya ay naglakbay nga at wala siyang tinatawag na matuluyan, at ganoon din na wala siyang mahanap na mga pagkain. Kaya sinasabi na isa sa ibang mga riwaya na kanya, pati yung kanyang tiyan ay kanyang hinahawakan ng mahigpit dahil sa siya ay sobrang nagugutom. So dito makikita natin ito yung mga dua ng mga propeta. Lahat tayo, isa sa mga nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na sino man ang hindi manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagagalit sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo ay napakalaki ang ating pangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang lumikha sa atin, at sa kanya lang tayo magtitiwala, at ganun din na palagi tayo magmanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Basahin natin yung aya. Pagkatapos ay yung aya, sinabi ng Allah, فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Okay, فَلَمَّا جَاءَهُ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ. Okay, dito sa aya na ito ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا. Yung dalawang babae, ayon sa riwaya, ay sinabi nila ito sa tatay nila.
So sinabi nila sa tatay nila itong pangyayari na may tumulong sa kanila, isang lalaki. Pagkatapos niyang tumulong ay lumayo siya at umupo sa isang tinatawag na may puno at hindi sila tinatawag na hindi siya nag kumbaga gumawa ng ibang ng halimbawa hindi siya humingi ng tulong sa kanila o kapalit, wala siyang ginawa kundi siya ay nagdua kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dahil dito tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang panalangin. Allahu Akbar. Ang taong isa ito sa makukuha nating aral na kapag tayo ay tumutulong, na wala tayong hangarin na kapalit mula sa mga tao, ay tunay na gagantimpalaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hintayin natin ang gantimpala ng Allah, huwag tayong maghintay ng gantimpala mula sa mga tao. Ang gantimpala ng Allah ay mas dakila at mas mabuti. Kaya kapag tayo gagawa ng kabutihan, gawin natin ito para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag tayong maghintay ng kapalit. Kaya minsan nagkakaproblema yung iba dahil sila, kapag tumutulong sila, nagitay sila ng kapalit. Kaya kapag walang kapalit doon sa tinatawag na ibinigay na tulong, siya ay manunumbat. Siya ay manunumbat sa kanyang tinatawag na ginawang kabutihan. At sinabi ng Allah sa banal na Quran na wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Huwag niyong sirain ang inyong mga sadaka, mga kawang gawa, mga mabuting gawa sa pamagitan ng panunumbat. So yan ay tinatawag na maling gawain. So huwag tayong humingi ng kapalit sa mga tao. Kaya din nabanggit natin yung kwento ng isang babae, isang bayaran na babae. Ngunit dahil sa kanyang pagpapainom sa isang aso na nauuhaw, ay pinatawad siya ng Allah. Bakit? Dahil doon ay tunay ang kanyang ang intensyon na hindi siya naghintay ng kapalit dahil aso yun eh. Pero naawa siya. Tulad ng naramdaman niya, sabi niya, nararamdaman dito na sobrang uhaw ng aso na ito, pinainom niya. Kaya siya pinatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa bawat gawain, narapat po na tayo ay gumawa ng pagsamba na ito ay para kay Allah at huwag tayo maghintay ng kapalit sa mga tao. Bagkus, hintay natin at tayo ay manalangin, nagdipalan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at napakaganda po, napakabuti po ang ibibigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na biyaya. Dito, makikita natin din, وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. Dito yung tinatawag na pagkakaroon ng hiya sa isang babae. Yan ang tulay naman ng palatayang Muslima na babae na siya ay tinatawag na pumunta kay Propeta Musa alayhis salam at tinanong niya na may kasamang pagkakaroon ng hiya. Okay? So sa panahon natin ngayon, subhanallah, dito makikita natin na تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. Siya ay pumunta kay Propeta Musa alayhis salam na nandun sa kanya yung tinatawag na katangian ng pagkakaroon ng hiya o mahiyain. At sinabi sa hadith ng Propeta sallallahu alayhi wasallam, napakahalaga ito lalo na sa mga kababaihan. Okay. Isa sa pinakamagandang katangian ng isang babae, mabuting babae Muslima, ay pagkakaroon ng hiya o pagiging mahiyain. Sa panahon natin ngayon, subhanallah, makikita natin na halos, hindi naman sinasabi natin na lahat, nawa ay tayo ay patnubayan ng Allah, gabayan ng Allah sa pinaka mabuti sa kanyang landas. Sa panahon natin ngayon, marami talaga na nawala na yung kanilang hiya. Hindi na sila nahihiya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makikita mo minsan, nagpo-post ng kanyang live na wala siyang takip sa ulo. Minsan nagla-live pa, kumakanta, minsan nagti-TikTok o iba pang mga gawain na hindi kalugulod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawala na yung hiya ng ibang mga kababaihan. Subhanallah. Ito ay tinatawag na bagay na hindi po maganda. Kaya narapat po na magpayuhan tayo sa bawat isa. Magpayuhan tayo sa bawat isa. Ang pinakamaganda pong katangian ng isang babae ay ang pagkakaroon ng hiya. Lalo na sa tinatawag na mga gawain na tinatawag na mga masasama, subhanallah. Makikita mo lalo sa mga tinatawag na mundo ng social media na subhanallah. Minsan ikaw na lang yung magsasabi ng a'udhu billahi minash shaitani rajim dahil sa mga fitna na ito. So tayo ay humiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng patnubay, ng gabay at tayo ay palakasin niya ang ating iman at ganun din na maiparating natin sa ating mga kapatid ang tinatawag na isa sa mga katangian na dapat maging katangian ng bawat Muslim ang pagkakaroon ng hiya. Pagkakaroon ng hiya. Okay. Dito, basahin natin yung aya. Sinabi dito, فَلَمَّا جَاءَ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصِ o dumating sa kanila. Isa sa mga nabanggit din ay yung tinatawag na si Propeta Musa alayhi salam ay siya ay naunang maglakad at kasama nila sa likod niya yung dalawang babae na anak ng sa ibang mga riwayat tinawag nila ang tatay nila na ang kanyang tatay ay si
Shu'aib. Si Shu'aib na isang mabuting tao. Si Shu'aib ang kanyang pangalan na isang mabuting tao. Nakakilap ang mga ulama. Ang ibang mga ulama sinabi nila na ang Shu'aib sa tinatawag na kwento ni Propeta Musa alayhi salam ay si Shu'aib na yung propeta na sa panahon ni Propeta pagkatapos ng malapit sa panahon ni Propeta Lut alayhi salam. So ito ay malayo, ang pinakamalapit dito ay si Shu'aib, isang mabuting tao pero hindi siya yung Shu'aib na propeta. Dahil nabanggit dito na binabanggit nila na yung kanilang tatay, hindi nila sinasabi na si Propeta Shu'aib. At ganoon din na napakalayo, mahigit 2,000 taon o mahigit 1,000 taon ang pagitan ni Propeta Musa alayhis salam at saka ni Propeta Shu'aib alayhis salam. So itong Shu'aib na tatay ng dalawang babae na ito, sa ibang riwaya ay 7 o 8 ang anak niya na babae sa mga Israeliyat. Pero sa ayan na ito nabanggit na 2 sila. Okay, so si Propeta Musa alayhis salam ay siya ay naglakad papunta doon. Pumunta syempre dahil tinawag sila. Pinatawag siya ng kanyang ama ng dalawang babae na ito. Ay sinabi dito na dumating yung dalawang babae kay Propeta Musa at sinabi nila na inna abi yad'uk, tunay na ang aming tatay ay ikaw ay iniimbitahan upang ikaw ay gantimpalaan sa ginawa mong kabutihan sa amin. Yung kaniyang tinatawag na pagpapainom, pag-igib ng tubig para sa mga alaga ng dalawang babae na ito. Okay, so sila ay pumunta doon at yung mga nabanggit nga natin na si Propeta Musa na una at dalawang babae ay sila ay sumusunod. Isa ito sa mga makikita natin na tinatawag na isa sa mga mabuting katangian ng Muslim, lalo na mga kababaihan, pagkakaroon ng hiya. Okay, dito, nabi ito, falamma jaa wa qassa alayhi al-qasas qala la takhaf najawta min al-qawm adh-dhalimin. Ikinuwento ni Propeta Musa alayhi salam yung nangyari sa kanya, nangyari sa kanya sa Egypt o sa Misr, yung kanyang tinatawag na pagpatay na hindi sinasadya at pagkatapos yung pag-alis niya lahat. Ikinuwento ni Propeta Musa alayhi salam kay Shu'aib at sinabi ni Shu'aib sa kanya na la takhaf najawta min al-qawm adh-dhalimin, huwag kang matakot dahil ikaw ay nakaligtas inshallah sa mga taong mapagmalabis. Okay, so dito isa sa makikita natin dito ay si itong lugar na ito ay payapa na lugar na ito, kaya sinabi ni Shu'aib sa kanya na ikaw ay nakaligtas sa tinatawag na mga tao na sila ay tinatawag na mapagmalabis. Okay, dito sinabi dito sa aya, qalat isdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyul amin. Okay. So dito, sinabi ng isa sa kanila, isa sa mga anak ng anak ni Shu'aib doon sa dalawang babae, sinabi nila sa kanilang tatay na qalat ihdahuma na o aking ama, o aming ama, o aking ama. Siya ay sahuran mo, siya ay upahan mo dahil inna khayra man istajartal qawi al-amin. Ang pinakamainam na sasahuran mo, uupahan mo ay yung tinatawag na malakas at mapagkakatiwalaan. Yan ay hindi magkakahiwalay yan, as-sadiq al-amin at saka yung al-qawi al-amin sa pagiging pinuno. Yan ay hindi mawala yan, yung qawi at saka amin. Yung tinatawag na malakas at ganun din na yung tinatawag na amin. Ibig sabihin ay mapagkakatiwalaan. Hindi sapat yung tinatawag na malakas lamang siya, at hindi rin sapat yung tinatawag na siya lang ay tapat. Dahil maaring wala siyang kakayahan. Ganun din, wala siyang kaalaman. Ganun din na hindi siya makagawa ng sariling desisyon niya. Kaya pagdating dito, kailangan natin kahit yung kukuha ka ng ano mo, yung mga tutulong sa iyo sa bahay, sa trabaho, sa ano, ito ay kinakailangan ito, yung qawi. Ibig sabihin malakas sa kaalaman, may alam siya, may ano siya. At pangalawa, yung amin, yung pagiging mapagkakatiwalaan, yung tapat. Napakahalaga yan. Kaya marami sa atin, marami din, malakas nga, pero kurakot. Kasi hindi ba pagkakatiwalaan? Okay, so yung dalawang bagay na yan, isa sa pinakamagandang katangian na nakita natin dito sa aya na sinabi ng babae na ito sa kanyang tatay na ito yung katangian ni Propeta Musa alayhis salam, kawi
dahil siya ay tumulong sa kanila. Siya lang mag-isa na tanggal niya yung tinatawag na malaking bato at sa kaamin. Bakit? Dahil tinulungan sila, pagkatapos ay hindi siya humingi ng kapalit, siya ay umalis at naghihintay lamang doon at humingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ay isa sa katangian na dapat maging katangian ng bawat Muslim, ang al-qawi al-amin. At nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khayru min al-mu'min ad-da'if, ang Muslim na malakas, malakas sa kanyang katawan, malakas sa kanyang iman, malakas ang kanyang kaalaman, ay mas mainam kaysa mahinang mananampalataya. Okay? Pero lahat sila ay mabuti dahil sila ay mananampalataya. Pero mas mainam ang malakas. Halimbawa sa panahon natin ngayon, tulad ng kaalaman, kapag doon ka sa mga lugar ng mga hindi Muslim, tatanungin ka about sa Islam, wala tayo maisagot. Bakit? Dahil mangmang tayo sa ating relihiyon. Napakaganda ng relihiyon. Kompleto ang relihiyong Islam. Ang relihiyong Islam ay walang tinatagong mga katanungan. Lahat ng mga merong kasagutan. Ang natitira dito, tayo. Dahil ang iba, mahina. Mahina sa kaalaman, mahina sa katawan, mahina sa ano. So pagdating sa mga bagay-bagay na patungkol halimbawa sa kanyang relihiyon, ay subhanallah, hindi niya alam. Pati yung mga salak ay makikita mo sa OMA, pag pumunta ka sa OMA, yan ay masakit na katotohanan. Pag pumunta ka sa OMA in CMF, makikita mo mga tao, subhanallah, na nagdun lang nagsuot ng pangtakip sa ulo, kukuha lang ng certificate, gustong mag-abroad, pero tanungin mo siya. Tatanungin sila ni Kuya Nash, na ipangalagaan siya ng Allah, at saka yung mga kapatid natin sa NCMF. Ang sasabihin, ilang rak ay yung fajr? Sabi niya, apat. Basahin mo yung Fatiha, babasahin niya Suratul Ikhlas, Allahul Musta'an. Yan ay tinatawag na pagiging mahina sa relihiyon. Paano pa kaya pagtanungin tayo sa ating relihiyon? Kung mismo ang foundation ng ating paniniwala, foundation ng ating salah, hindi natin alam. Eh dapat maging malakas tayo sa ating pananampalataya, sa ating tinatawag na sa ating kaalaman, at ganun din na maging tapat tayo. Maging tapat tayo. Okay. Ngayon, sabi dito sa aya, qala inni uridu an unkihaka ihday bnatay hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Dito, kasunod na aya ito, na sinabi, kasi syempre, nag-offer itong isa sa mga anak. Isa sa mga anak ni Shu'aib na kanila sinabi na upahan mo itong lalaki na ito na si Propeta Musa alayhis salam. Sahuran mo siya dahil ang pinakamainam na tinatawag na sa sahuran o yung tinatawag na tulad ng upahan mo ay yung qawi al-amin. Okay. Ngayon sinabi ni Shu'aib kay Propeta Musa alayhis salam, "Inni uridu an unkihaka." Gusto ko, sabi ni Shu'aib kay Propeta Musa alayhis salam, na ipakasal sa iyo ang isa sa aking mga anak. Ngayon, nag-offer ang tatay. Okay? Ang tatay na si Shu'aib na in-offer niya kay Propeta Musa alayhis salam isa sa kanyang mga anak kapalit nang siya ay tutulong o tinatawag na magtatrabaho sa kanila ng 8 taon. Ng 8 taon. At ganun din na sinabi niya na fa'in atamta ashran famin indi. Kung gusto mong maging 10 taon, kumpletohin ng 10 taon, nasa sa yun. Pero ang usapan natin ay 8 taon. Kung pagkatapos na 8 taon, ikaw ay magpapasya. Kung wala ka ng kasalanan doon, tapos na ang usapan natin. Dahil yun ang usapan nila, 8 taon na siya ay tutulong. Siya ay tinatawag na mag-iigip sa kanila, tutulong sa kanilang mga gawain. At yun ang kanyang mahar. Unang makukuha natin aral dito ay pinapahintulutan po, bagkus mabuti po itong gawain, na ang mga magulang ay sila yung maghanap ng mabuting tao sa kanilang anak. Napakaganda po yan. Huwag po tayong mahiya. Yung iba kasi parang sinasabi nila na ito ay kapintasan. Hindi po ito kapintasan. Bagkus isa po ito sa magandang gawain na kapag nakita mo na mayroong tinatawag na mga tao na mabuting tao, pwede mong i-offer sa kanya kung meron kang mabuting anak. Na kung gusto mong pakasalan ng anak ko, nakikita natin si Shu'aib mabuting tao. Siya ang nag-khutbah. Siya yung at namanhikan, kumbaga, sa atin sa panahon natin ngayon kay Musa na pakasalan niya ang kanyang anak na ang mahar ay yung kanyang serbisyo sa kanila. Okay? So, pinapahintulutan po yan. Isa po sa mga dalil o katibayan ay makikita natin si Umar radiyallahu anhu, ang anak ng si Hafsa, na asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kanyang inoffer kay Uthman radiyallahu anhu at hindi umayaw si Uthman.
Ganun din ay sinabihan niya si Abu Bakr as-Siddiq at hindi sumagot si Abu Bakr as-Siddiq. Pagkatapos ay naghitba sa kanya o namanhikan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pinakasalan siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Hafsa, anak ni Umar radiyallahu anhu. At pagkatapos nito ay nag-usap sila. At sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq na kaya hindi ako pumayag o hindi ako nagsalita dahil narinig ko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto niyang pakasalan ang anak mo na si Hafsa. At ganoon din si Uthman na narinig nila na gusto pakasalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Hafsa. Kaya sabi nila na ayaw naming sabihin ang sekreto ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hayaan namin siya na siya ang mamanihikan sa inyo. So dito makikita natin si Umar radiyallahu anhu ay naghahanap siya ng mabuting tao na makapag-asawa sa kanyang anak. Si Uthman, napakabuting sahaba. Si Abu Bakr as-Siddiq, ganun din. So inoffer niya sa mga mabuting tao. So tayo bilang isang magulang nanay tatay, walang masama na i-offer natin ang ating anak sa isang mabuting tao. Isa po ito sa hindi nakakahiya bagkus mabuting gawain. Ganun din makikita natin ang pag-offer ng tao sa isang mabuting tao. Kahit yung babae, sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay mayroong isang babae na tumayo at sinabi niya na, pakasalan mo ako, Propeta ng Allah. At ngunit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay dahil sa hindi, wala siyang kagustuhan kumbaga sa babae na ito, o kaya may mga bagay na iba, ay hindi na pinakasalan ang babaeng ito. Ngunit, hindi na pinagbawalan. At merong isang sahaba na sinabi niya na, O Propeta ng Allah, pahintulutan mo ako na akong magpapakasal sa tinatawag na babaeng ito. Kaya pinakasalan ng sahaba itong babaeng ito. Patunay ito na pinapahintulutan po sa atin. Mismo ang babae pwede nang i-offer sa lalaki. Hindi po ito nakakahiya. Bagkus ito ay mabuting gawain kung ito pinapahintulutan, kung ito ay nakikita ng tao, na ang mabuting tao na ito ay mapagkakatiwalaan, tinatawag na makatarungan, wala pong masama doon. Tulad ng ginawa ni Khadija. Si Khadija radiyallahu anha ay nagustuhan niya ang pagiging tapat at pagiging mabuting tao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi man siya nakhitba, pero sinabi niya sa kanyang tinatawag na kaibigan na gusto niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung narinig ito nung kaibigan niya, ay pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya yung mga sinasabi ni Khadija at hindi nagdalawang isip si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay naghitba na manhikan kay Khadija. Na si Khadija napakagandang babae, napakabuti babae, mayaman at saka malaking pamilya. At maraming gusto mag-asawa sa kanya, pero siya naghanap siya ng mabuting tao na mapagkakatiwalaan. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nakita niya na mapagkakatiwalaan, kaya yun ang isa sa mga pamamaraan na ginawa niya. So hindi po masama na i-offer natin ang sarili natin sa isang mabuting tao, sa mapagkakatiwalaan. Okay? Kasama po yan sa ano? Basahin natin yung ibang aya na pagpapatuloy ng kwento ni Propeta Musa alayhis salam. Ilang taon ang nabanggit ito, ilang taon na nagsirbisyo si Propeta Musa alayhis salam kay Shu'aib. Si Sa'id bin Jubair ay tinanong siya ng isang Hudyo at tinanong kung ilang taon nagsirbisyo. 8 taon ba o 10 taon? Sinabi ni Jubair na hindi kita kayang sagutin maliban sa tanungin ko si Ibn Abbas ng Habrul Umma, siya pinakamaalam sa Umma, sa tinatawag na Quran, sa mga tafsir. At tinanong niya si Ibn Abbas at sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu na kanina sinabi na qada aktharuhuma wa atyabuhuma. Siya ay nagtagal doon, pinili niya yung mas mainam at mas mabuti. Ibig sabihin ay 10 taon ang kanyang pinili na pagsirbisyo sa kanila. Okay. Ngayon, si Propeta Musa alayhis salam, ngayon babanggitin natin yung taon na pagkatapos nung 10 taon. Ngayon sasabihin natin, banggitin natin yung aya sa Surah 29, Surah Al-Qasas. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من نار لعلكم تصطالون. Okay. Si Propeta Musa alayhis salam ay nagdesisyon na pupunta sila ng Egypt. Dahil ang ibang mga ulama sinabi nila na nagtagal siya ng 40 years o 30 years, pero ang ano dito ay ang iba naman sinabi nila na 10 taon. Okay. So ngayon may walang na mga nabanggit na anak ni Propeta Musa alayhis salam at ang ibang mga riwaya nabanggit na nagkaroon siya ng mga anak si Propeta Musa alayhis salam. Habang sila ay papunta ng Egypt, sila ay galing ng
ng Urdun, yung tinatawag na Madian, ay dumaan sila. Falamma qada, tapos na yung ano, usapan nila ng 10 taon, kinumpleto na yung 10 taon, ay siya ay papunta sa ano. Ay dumaan siya sa isang tinatawag na isang bundok. Dumaan sila sa isang bundok at nakita, ito yung Tur, ang pangalan ng bundok na ito ay Tur. At nakakita si Propeta Musa alayhis salam ng apoy. Pero ayon sa riwaya ay hindi ito nakita ng kanyang mga pamilya. Si Propeta Musa alayhis salam lam ang nakakita sa apoy na ito. At sinabi niya, qala li ahlihim kuthu inni anastu nara. At sinabi niya sa kanyang pamilya na kayo ay maghintay dito at ako ay pupunta sa nakita kong apoy na iyon, la'alli atikum, at maaaring ako ay magdala sa inyo ng mabuting balita mula dito. Aw jadwatin min nar la'allakum tastalun. Ako, kumuha ko dito ng apoy upang magamit natin para hindi kayo lamigin. So dito, isa sa makukuha natin dito ay madilim ang panahon at kaya nakita niya yung liwanag. Ganun din na malamig ang panahon kasi makikita natin na sabi niya ay kukuha ko ng apoy doon upang magamit niyo upang kayo ay mainitan. Falamma ataha nudiya min syatil wadil aymani fil buq'atil mubarakah minash shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. At pagdating ni Propeta Musa alayhis salam doon sa tinatawag na bundok na ito ay tinawag siya. Nakita niya na mayroong isang puno at doon nanggagaling yung apoy. At nakarinig siya ng boses na sinasabi, "Ya Musa, O Musa, ako inni ana Allahu rabbul alamin. Katotohanan ako si Allah ang Panginoon ng sangkatauhan." So dito, isa sa patunay dito na ay ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin, na ang Allah subhanahu wa ta'ala, isa ito sa akida, dapat nating malaman na ang Allah ay nagsasalita. Bakit? Tinawag niya si Musa alayhis salam. At sinabi niya na, inni ana Allah, katotohanan ako ang Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. Okay, dito makikita natin dito na may mga nagsasabi na ang Allah daw ay hindi nagsasalita. Ang nagsalita daw ay anghel. Ang nagsalita daw ay yung puno. Hindi po pwede kasi sinabi niya, inni ana Allah, katotohanan ako ang Allah. So, maaari bang sabihin ng isang anghel na siya ay Allah? Maaari bang sabihin ng puno na yun na siya ang Allah? Hindi. Bagkus, siya mismo, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsalita. Kasi sinabi niya na, inni ana Allah, katotohanan ako. At tinawag, kaya nga salita eh. Ang Allah ay nagsalita. At hindi po ito tinatawag na yung ibang mga paniniwala, ang Allah ay hindi nagsasalita. Ha? Nagsasalita po ang Allah kasi sinabi dito, tinawag niya si Musa. Ya Musa, kung ito ay salita, tunog. Kasi siyempre, tinawag na si Musa at sinabi niya na, inni ana Allah, katotohanan ako ang Allah, ang Panginoon ng salibutan. Wa an alqi asak. At merong tungkod si Propeta Musa alayhis salam at sabi niya, yan ay itapon mo. Okay? Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira walam yuaqib. At nung nakita ni Propeta Musa alayhis salam na itong tungkod niya ay naging malaking ahas, subhanallah, gumagalaw, ay natakot si Propeta Musa alayhis salam at siya ay tumalikod. Siya ay gusto niyang umalis. At ang normal na pagkatakot sa mga bagay-bagay ay walang masama dito. Lalo na yung mga ganito mga bagay na mga tinatawag na biglaan. Hindi mo alam saan yung boses. Yung hawak mo biglang naging tinatawag na gumagalaw, naging ahas. So normal ito na pagkatakot. Normal ito na pagkakatakot na hindi magkakasal ang tao sa mga bagay na ito. Okay. Sabi niya, ya Musa, akbil wala takaf. Innaka minal aminin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, o Musa, ikaw ay humarap. Huwag kang matakot. Huwag kang tumalikod. Huwag kang matakot. Innaka minal aminin. Tunay na ikaw ay aming pangangalagaan. So dito, naging maluwag ang pakiramdam ni Musa alayhis salam nung sabihin sa kanina Allah na innaka minal aminin. Sabi, huwag kang matakot. Huwag kang tumalikod. Bagkus ikaw ay kabilang sa aming, ikaw ay tunay na aming pangangalagaan. Okay, ikaw ay aming pangangalagaan. Sabi dito, usluk yadaka fi jebika takhruj bayda min ghayri su wadmun ilayka janahaki min ar-rahbi fadanika burhanika min rabbika ila fir'auna wa mala'ih. Dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Fir'aun, kay Propeta Musa alayhi salam, na ipasok mo ang kamay mo sa iyong tinatawag na bulsa at ilabas mo ito, at lalabas na ito ay napakalinis, napakaputi.
Okay? At pagkatapos ay ipasok mo uli sa malapit sa yung dibdib ang tinatawag na yung kamay at hawak mo sa malapit sa yung dibdib upang tinatawag na mawala yung pagkatakot mo. Upang mawala yung pagkatakot niya dahil siyempre natakot siya dun sa paggalaw ng tinatawag na ng kanyang tungkod na parang ito ay naging ahas na napakalaking ahas at sinabi sa ibang mga aya na ito ay binalik nila yung kanyang ito ay sinabi ng Allah na ibabalik din namin itong tinatawag na tungkod niya naging ahas at binalik din nila na naging tinatawag na tungkod ni Propeta Musa alayhis salam at sinabi dito min rabbika ila fir'aun wa mala'ihi innahum kanu qauman fasikin dahil ito ay tanda mula sa Panginoon mo para kay Fir'aun. So dito patunay dito na si Propeta Musa alayhis salam ay isusugo na siya kay Fir'aun na nag-angkin na Panginoon. Na siya na naging tatay-tatayan niya si Fir'aun. Na innahum kanu qauman fasikin na sila ay mga nasyon na na gumagawa ng mga kasalanan. Sila ay masasamang mga tao. Okay. Basahin natin yung huling aya. Sinabi ng Allah, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na alayk. At tinawag siya. Paulit na ulit ito. Tinawag siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung siya ay dumating sa bundok na yun na Tur, nakakita siya ng liwanag at sinabi sa kanya na tanggalin mo ang iyong tsinelas, dahil innaka bilwadil muqaddasi tuwa, dahil ikaw ay nasa lugar ng malinis na ito ang tuwa, wa anakhtartuka fastami' lima yuha, at ikaw ang pinili ko, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fastami' lima yuha, at pakinggan mo kung ano ang ibababa namin sa iyo na revelasyon, patunay ito na siya ay kinausap ng Allah at siya rin ay ginawang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang mga ayah sinabi ng Allah, wa kallamallahu Musa taklima, at kinausap ng Allah si Musa ng pakikipag-usap. At dito sinabi, inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sala li dhikri. Inni anallah, katotohanan ako ang Allah, la ilaha illa, walang ibang Diyos maliban sa akin, fa'budni wa aqimis sala li dhikri, at sambahin mo ako, itayo mo ang sala bilang pag-alaala sa akin. So dito, ang pinakaunang utos sa kanya ay la ilaha illallah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Yan ang mensahe ng lahat ng propeta. At sinabi dito, fa'budni, sambahin mo ako, wa aqimis sala, at itayo mo ang sala. Ibig sabihin may sala na, kahit na sa mga naunang mga propeta, meron ng sala. Wa aqimis sala li dhikri, upang bilang pag-alaala sa akin. Inna sa'ata atiyatun akad ukhfiha. Ito dito na sa mga ano to. Basahin natin yung isang aya bilang panghuli, yung pagpili sa kanya at hiningi ni Propeta Musa alayhis salam na maging kasama niya, na maging propeta ang kanyang kapatid na si Harun alayhis salam. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni. Qala rabbi inni qataltu minhum. At naalala ni Propeta Musa alayhis salam dahil sinabi sa kanina Allah na siya ay susugo kay Fir'aun at sinabi ni Musa alayhis salam na inni qataltu nafsan minhum, ako ay nakapatay sa kanila, at fa akhafu ay yaqtulun, ako ay natatakot na baka ako ay patayin nila kapag dumating ako sa kanila, dahil kaya nga siya umalis doon dahil sa nagtipon-tipon itong mga pinuno ng mga Kipti na gusto nilang patayin si Musa alayhis salam dahil sa hindi niya sinasadya na pagpatay niya doon sa tinatawag na isang Kipti dahil sa kanyang pag-awat. So dahil dito sinabi niya na siya ay natatakot na baka patayin nila si Propeta Musa alayhis salam, at sinabi niya wa akhi Haruna hu afsahu minni, at ang aking kapatid ay gawin mo rin ya Allah na propeta dahil siya ay mas magaling magsalita sa akin, farsilu ma'i, isa isugo mo kasama ko upang meron akong kasama at meron ding magpapalakas sa akin. Inni akhafu ay yukadibun, ako ay natatakot na pasinungalingan nila ako. Qala sanashuddu adudaka bi akhik wa naj'alukuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Suratul Qasas number 33 to 35, na sinabi ng Allah
na tunay na kayo ay palalakasin namin kayong magkapatid, at ganun din na hindi nila kaya na gumawa ng anumang masama sa inyo sa pamagitan ng aming mga tanda at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at lahat ng mga sumunod sa inyo, at kayo ang tinatawag na magtatagumpay. So sinabi dito, magtatagumpay si Musa, si Harun, at ang mga sumunod sa kanila. So dito, panibagong yugto naman ang buhay ni Propeta Musa alayhis salam nung sila ay pupunta na kay Firaun, at dito ang part 3 natin biidhnillah. Ngayong araw ay alhamdulillah yung panahon na kung saan umalis si Propeta Musa alayhis salam sa Egypt at pumunta siya sa Madian. Ito ay yung tinatawag na Jordan o yung Urdun, at nanatili siya doon, nakapag-asawa, nabuhay siya doon hanggang sa siya ay umalis. Natapos na ito, papunta siya ng Egypt at nakakita siya ng tinatawag na liwanag, at ito pala ay kakausapin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at bibigyan siya ng mensahe na ito ang ipapadala siya kay Firaun. At dito, inshallah, sa next na ano natin, sa part 3 natin, ay ito yung pagpunta ni Propeta Musa alayhis salam kasama niya si Harun kay Firaun. Inshallah, abangan po natin ang mga susunod na mga kwento kay Propeta Musa alayhis salam. Sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng assalamu alaikum, wa alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo at bumabati muli ng assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.